Magandang magandang good morning. Welcome po sa ating Farmers Talk 2.0. At ngayon po ay araw ng Sabado, kaya tayo po naman ay meron na namang paksa. Quail Racing Series by Team Atovi. Ito ay yung episode 1 natin, yung history of how quail racing started. Yan. Kasi lagi tayo nagtuturo about quail, pero ano ba yung pinaka-history? Yung kasaysayan ng hugo. Pero siyempre, para mainganyo natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nangangarap na mag-alaga nito someday, kailangan tukuyin muna natin sa ating mga sarili. Bakit pa tayo nag-aalaga nito? Diba? Ano ba ang mga maari nating makuhang advantages or benefits? Sa akin, unang-una dyan, madaling alagaan. Dahil kung ano yung ipinigay mong pagkain. Hindi mahirap alagaan. Hindi mahirap alagaan. Dahil kung ano yung ipinigay mong pagkain, madali siyang naku-convert as a meat at egg production. Egg laying production. Saka tingnan mo, napakaliit lang niya. Parang sisiu pa lang niya. Pero parang napakagaan o napakadaling i-manage. So dahil maliit lang siya, maliit lang ang cage. As in, ito lang. Kung ito lang, ganito lang kalaki. Hindi, ito lang. Tingnan mo. Hindi ka naman mapapagod sa paglilipat. No. Marami pa pong advantages actually. Kasi yan yung madali siyang ibenta din sa market. Dahil na pwede siya kahit sa mga streets, sa mga schools, yes. Then mga bus. At yes. Saka pwede mo rin siyang ibenta sa mga restaurants. Ayan. Oo. At saka dahil siya yung matibay sa mga sasakit, hindi ka magkakaroon ng problema na dagdag ng mga gasto sa pagbili ng gamot or bigla ka magkaroon ng mortality. Diba? Saka in terms naman sa nutritional, kumbaga yung egg at saka yung meat nito, napaka-low cholesterol. Yun ang sabi sa mga study. Oo. Actually, marami pong mga mababanggit tayo tungkol dyan. Pero siyempre, kailan tutukan nyo po ang serye ng pagtatanghal po ng topic na ito na quail dito sa ating pong Farmer's Talk. Yes. So, hindi lang today to, Miss Anna. Oo, baka abutin tuho ng isang taon niya. Hindi naman. Kasi, abangan nyo lagi. Kumbaga, iba yung sistema natin kung paano tayo magbigay ng info ngayon. So, hihimay-himayin natin yung bawat topic na ibibigay po sa inyo. Ayan. Meron tayong babalik ang history. No? So, kailangan natin tignan kung saan ba nagmula ang ideya na pag-aalaga ng hugo. Ito ba na bigla nalang sumulpot sa Pilipinas? Diba? So, babalikan natin ang kasaysayan, mga kaibigan. Kung paano nga ba nagsimula ang pag-aalaga ng hugo. Doon sa base sa Biblia, kasi nagkaroon ng yung mga Israelita, nagkaroon ng ano na parang lagi na lang ang pagkain niya ay gulay, then isda, then parang nagkaroon sila ng ano kay God na nag-complain sila kay God na nagsasawa na kami sa paulit-ulit ng pagkain. Oo nga, meron nga yun. Oo, lagi na lang gulay, lagi na lang isda, kailan pa kami makakasigil ng kami. So, ang ginawa naman ni God, sabi niya, sige, ipunin niyo yung mga tao. Pagkatapos, isang araw, isang gabi, mag-ipon-ipon kayo at ibibigay ko yung hinihingi nyo. Then, pagdating yung night and day na dumating na yun, ang binigay nga ni God is maraming-maraming hugo. Yun yung pinakawala nila. Yun yung hinuli ng mga tao at yun yung kinain nila. Yeah. At saka, sinasabi din sa kasaysayan sa Biblia, kung kayo po ay ika nga nakapagbabasa or na ituturo naman po sa Biblia na nung panahon na inilalabas ang mga Israelita doon para dalin sa ibang bayan kasi nasa pagkaalipin sila, nagreklamo sila sa gitna ng disyerto, wala na silang makain, nagugutom na sila. Kaya ang ginawa ng Diyos ay nagpaulan ng mga pugo. Ayun. So, dumami ang pugo na nakakain nilang karne. Sinasabi rin ng So, makasaysayan talaga, no? Yung panahon pa ng Busy, tsaka, busy yan, before Christ. So, nakita nyo po, na nung araw pa pala, meron ng dumugo. Oo, pugo na hayo. Isipin mo lang, ha? Ako, curious lang. Sa lahat-lahat ng maraming aalagang manok, naiitig ba doon, bakit? In particular, at binanggit talaga. Parang special sa mga Israelites, yung mga pugo ipinigay ni God, na para maipsan o para hindi na sila magsawa sa gulay na isda ang kinakain. Pero
sa dami ng klase so, ng parang, kayo. Pwede. Sana parang special din. Mm-hmm. So, special siguro yes. Nga ang puga. Yes, kita natin. So, magmula noon sa Israel yon sa gitang silangan. Pero sinasabi naman sa kasaysayan na nagpunta rin sila sa China. Oo. Dala pala yun. Eh, oo. Meron ding mga pag-uusap na talagang sadyang sa China daw, mas marami yan at dun daw nauna. Oo. Sabi nila. So, Far East sa China. Yes. So, yung paniniwala nila is nakakagamot ito para dun sa mga inflammatory diseases. Ay, pamamaga. Yes. At saka sa lalaki, nakakano din siya sa pagiging impotent. Sa sexual impotent. Very special. Binigay ni God bakit tubo. So, ibig sabihin, malaki or maganda yung nutritional value nito. Mm-hmm. At kung ating mapapansin, itong quail na ito na nagmula sa China, kumalat na sa ibang lugar. So, syempre, pinaulan eh. Baka napunta doon sa China, di ba? Ayun, kung sa China ay nakagaling ito sa yung mga inflammatory diseases at sexual impotence, sa Japan naman, yung isang Japanese emperor, after niyang makakain ng karne mismo ng pugo, nakagaling ito doon sa kanyang TB, tuberculosis. TB? Sakit sa baga, yes. Ano? Yes, oo. Yung pangapanahon na yan, kasi matindi yan eh. Wala, ang alam ko noon, wala pang talagang gamot na nakakagamot siya. So, nung kumain siya, gumaling siya, kumalat na doon, mga kaibigan, ang kaalaman na, aba, ito palang pugo, yung mismong meat, ay nakakatulong sa kalusugan ng tao. Kaya marami na nag-aalaga sa Japan. Yes. Oo. Yun din na naging simula para yung kanilang mga inaalaga ang pugo ay isunod na nila sa pangalan nila. Japanese quail. Mm-hmm. Doon na. Japanese quail. Oo. Kaya napakalaki ng papel pala ng pugo na inalagaan sa Japan. Kasi magmula nun talagang kumalat na ang mga iba't ibang breeds na nagsimula lang sa Japanese quail. So kaya pala ang kanyang scientific name is Cotornis japonica. Dahil sa Japan. Japan? Oo. So classified yung quail ng nandyan sa Japan na nanggaling lang sa China, di ba? Ano yun eh? Chinensis? Oo, yung chinensis is yun sa Chinese. Oo. Pero nung dali na sa Japan, magkaroon ka tayo ng sarili nating quail, ano? Sinunod sa pangalan ng bansa. Oo. Kumbaga, dumayo lang sa kanila yung pugo na galing ng Japan, pero dahil nag-breed na sila doon, nagkaroon na ng panibagong pangalan na sa kanila idinukto. Kaya ano nga po ang tawag doon? Catornix. Japonica. Pero ito pong breed ng quail na ito, nanggaling man sa China, nanggaling man sa Japan, ay sinasabi po nilang sakop pa rin ito ng klasifikasyon ng pugo na Old World Quail. Oo, yung Old World Quail ay mula sa mga wild breed to eh. Oo, yan yun. Diba, nagsimula lang yung pugo sa mga wild area sa forest, so parang doon lang sila, so parang wala lang, parang ordinary ano lang siya, ordinary bird lang. So China, discover, pero as hindi nila as domesticated animal, ginagawa lang nila as pet kasi singing bird nila sa pugo. Kasi di ba parang kung maririnig natin yung puni ng pugo, medyo hindi naman ibong adar na yan. Kasi di ba matinis yung ano nila. Kung talagang kumakanta sila. Noong nakaraan, di ba sinabi ko na yung tunog ng ulitin natin kasi baka hindi na alam nung mga iba. So, noong 1974 naman, napunta naman ito sa India. O, kumbaga marami na nag-aalaga doon. At alam nyo ba na nagkaroon na rin sila ng iba't ibang breed? Sa Hindi, ang tawag daw sa pugo dati is baker. So, ang mga Indian talaga masisipag din pala, no? Talaga gusto rin nilang mag-alaga ng pugo.
So, nung mapunta sa India, ang tanong naman ngayon, eh, ang Pilipinas naman. Ayun. Diba? Uh-huh. Eh, kailan naman sa atin nagsimula yan? Kailan nga ba nagsimula na matutunan ng mga Pilipino na mag-alaga ng pugo? Sabi sa research, 2009 daw, nagsimula yan dito dahil may mga ilang barangays in Quezon province na binigyan ng project ng government. Kaya doon nag-umpisa yung pugo. Dito sa ate. Late lang pala noon. Pero may iba naman ding lugar. Ako nabasa, Fort and La Union. Oo. Na yun itinawag talaga nilang lugar ng pugo. Dahil nung panahon ng mga English, kasi may dumating na parang pinakamataas na pinuno, ang inihain or ibinigay din nila is yung pugo, then yung pinakain that nila. That was 19, ano? Anong taon? Ako, hindi ganyan. Meron panahon ng pananakop ng Amerikano. Kaya doon. Mga 18-something yan. So, maraming part ng halos La Union is nag-aalaga ng pugo. Kaya nagkaroon na, kaya tinawag silang pugad pugo. So, ibig sabihin lang na kung i-analyze natin, ang nagbigay sa atin o nag pasok sa atin yung mga Amerikano. Oo. Diba? Kasi panahon ng English. Oo. Diba? Oo. Baka Quail English yan. Oo. Yung California, Quail, diba? Catholics, American. Oo, American. Hindi kasi napakadami hong breed ng ano, mamaya pupuntahan natin dyan. So, actually po mga kaibigan, kung meron kayong nice impart, kung talagang matutuntun po natin saan nagsimula sa Pilipinas na unang nag-alaga ng pugo, pwede nyo i-share. Yes, share po tayo. Oo. Kasi kung yung sinasabi ni Miss Cheryl na sa La Union, pwedeng yun nga. Yes, ano? Pwede. Oh, kasi itong 2009 na binabanggit natin na project ng BAI at saka ng BAR, kinonceptualize sila 24 months yan. Nag-experiment sila doon sa bayan ng ilang bayan ng Quezon. 15 barangay. Nasabi nila, mag-alaga kayo total. Itong mga farmer cooperators na to naging successful. Baka sa La Union yan, di ba? Hindi natin alam kung saan ang pinagmulan. Pero ito naging project na ito sa lalawigan ng Quezon, lumabas na napaka-successful din. So, binigyan po sila, just to make sure, a short story lang, binigyan po sila ng ilang piraso ng pugo. Ila po yata, pinagawa sila ng 4x8x1 na cage. Nung matapos na, tsaka sila binigyan ng pugo, kasi kayang magkasya doon 250 hanggang 300. So, 300 pugo so, bawat isa. Talaga. Oo. Bawat isa binigyan ng 300 heads na RTL. Ready to lay. Kaya dapat talaga ready to lay agad eh, no? And then, sa loob ng 6 na buwan, sa pati patuka para doon, ay binigay. No? Pero ano lang ho yan, 20 kilos lang na patuka. So, yung mga susunod doon, dapat kayo na mag-supply. Yun ang ginawa nila. Nung 6 months na, sakala sila nagbayad para doon sa RTL. Pero lumabas na napaka-ano talaga productive dahil sa idea ng BAI at saka ng BAR no, nag-experiment yan. Sa 1,000 heads ng RTL, pwede, 1,000. Sa lumalabas na sa 100 RTL, pwede kang kumita ng 1,000 to 215 per month. So, additional income. Okay, hindi na masama. Hindi na talaga. Hindi naman alagain ng quail. Oo, basta ang ano naman dyan eh, pakainin mo lang, itlog na yan. So, ayan po yung hindi natin masyadong naging malinaw doon sa mga pagre-research kung walang studies eh. Saan talaga nagsimula unang alagaan? Wala po talaga. May alam yung mga netizen natin, share po tayo. Kasi masyadong gala ang pugo kasi tinagurian niya siyang migratory bird eh. Baka kaya lumipad doon. At sa information na rin, kasi di ba wild bird sila. So, sila, tumatagal sila ng 3 to 5 years masurvive sa forest. Grabe, ano, ang tatag talaga nila sa sakit nun. Ang sabi ni Miss Anna, yan ay wild. Pag sinabing wild, parang forest. Oo, yan po ay mga inhabitants ng kagubatan. Kumbaga, hindi, doon lang mo lang siya makukuha. Hindi masyado mong makaka-mingle sa mga tao. Parang mailap, gano'n. Yes. So, sila talaga, ang naturalesa niyan sa unang mga breed niyan ay doon lang po sa gubat
bundok mo makikita. Oh, yan, baka yung ayan, gumagawa yung iba't ibang bansa ng ano eh, ng mga trap. Oh, yes. Oh, nakikita nyo sa mga research and studies, may mga trap sila kasi gusto nilang makahuli ng kugo na wild. No. Kasi magmula doon, makakain na nila. Meron silang pagkain na masustansya. Tsaka yung iba nga, yun nga, nagagamit pa nila yung feathers ng ibon, yes, pang decor. Oh, kaya pala nag-hunt sila noon. Mm-hmm. Marami yan. Mapagagamitan. So, napaka-useful talaga ng whale. Puntahan na po natin ang breed o lahi. Napakarami daw pong lahi o breed ng quail na kung titignan nyo po sa internet, sa mga pagre-research, mahigit 1,000 nga eh. Ayun nga eh. Mahigit. Mahigit. Mm-mm. Dami. Dami. Yun lang isang klase lang. Eh. Marami ka na makikita. Halimbawa, yung ibon, yung pugo na merong ano tawag dito? Yung parang oo, yung parang may gano'n na uh-oh, merong may isa, merong dalawa. Pero bawat halimbawa, doon sa isa na lang po na merong parang kala mo palong siya na feathered sa taas. Eh, marami na siyang variation. May iba-ibang kulay ng katawan niya. May brown, so, may green. Iba-ibang pa rin yun. Kaya ganun kadami. Kaya napakadami ho talaga. So, dito po sa ating mga pagre-research, lumalabas po na ito'y nakakalat sa Asia, sa North America, sa Europa, Africa, Australia, at South America ngayon. So, pero ano, nahahati sa dalawang grupo yung quail, no? Yung sa nabanggit nga ni Ms. Annie kanina. So, merong New World Quail, tsaka Old World Quail. Bago at luma, ano? Ano bang kaibahan nitong dalawa na ito? Kung ang kanilang inaalagaan ay na nakaparte doon sa New World Quail o sa Old World Quail? Yes. Yung Old World Quail are members of the Paschanidae family. Ayun. They came from the originate from the eastern hemisphere of the globe. The true or world quail is migratory bird. Nandiyan yun. Meron silang tatlong common na breeds, yung Japanese quail, Bobwhite quail, at saka California quail. Yan, tignan po natin yung mga picture. Nakita nyo, eh, napaka-konti lang ho niyang ututusin, pero magkakaiba sila ng itsura. Diba? Quail, ayun, yung may red. Ganun ba? Ano yung itsura? Ganun ba? Yung may red, yan ba yung Japanese quail? Tutusin dyan naman ito, may haba. Yung may red. Yan ay, California. So, yung most popular breed ng Old World Quail ay yung ating pong inaalagaan ngayon, yung Japanese quail na nasa pangalawa sa taas, ay, sa kanan. Nasa luma pa pala tayo. So, oo. So, nabibilang pala yung lahi niya o breed dun sa Old World Quail. Ayan. Now, we're learning. So, napakarami hong Cotornix quail. Eh, babanggit lang kami ng ilan kasi oh, napakarami kung 1,000 babanggitin natin. Wow. So, yung mga ilan sa mga popular breeds, yung Eurasian or Faroe quail. So, Cotornix communis. Yung range quail is and found quail. Tapos, yung white quail, sometimes called English white. The golden quail and tuxedo quail. Oh, ang dami niyang ano. So, marami silang klase ng mga breed. Mm-hmm. Oo. Ayan po. Eh, yan po yung mga Cotornix pa lang yan. Maraming... So, kung kanina is yung Old World galing sa Paschanidae family, ang New World quail naman ay galing sa Odontophoridae family. So, these are small birds only distantly related to the Old World quail but named for their similar appearance and habits. So, kung mapapansin po ninyo, yung New World quail, nandyan na yung may makikita kang kala mo dito. Feather sa ulo, minsan isa, may dalawa. At marami pa hong klase. Para silang mga figurine. Yes, sa kapansin ko, para siyang kalapate. Ayan. Oo. Malalaki. Totoo. Makinis yung pagkabalahibo nito. So, marami pong quail breeds na natatagpuan sa ibang bansa, pero ano kaya yung napunta sa Pilipinas? Banggitin po namin ang iba sa inyo. Una na dito yung native. Found in the fields and forest, the common pugo. This quail is not suitable for commercial production. Then Japanese Taiwan, popularly known as Chinese quail. It has dark brown feathers mixed with white and gray. The female has a gray underside fleck with darker feathers, while the male has many reddish feathers on the underside. So number 3, Japanese Whale. This is an American breed similar to Japanese Taiwan. It has jersey, rash maroon, feather at the base of the heads.
Then negro, black or grayest. Oh, term sa negro. Oo nga, sure. Medyo and then yung tuxedo or tuxedo, black with a white spot on the breast. Kaya pala. Yes, and silver, white with black eyes from the Canaan Valley, Egypt. Then brown cross number 1 and 2. So lahat po ng yan popular breeds lang na ginagamit sa paitlugin. So kung mapapansin po ninyo, merong Japanese Taiwan, merong Japanese Shetland. So ito pong Japanese Taiwan ay merong breed na galing sa China na itinunod sa kanila. Yan yung Bali Chinensis na sinasabi nyo. Yung isa naman is Cotornix Japonica. Yan naman yung Japanese Shetland na commonly na po ito ang ibinebenta sa Pilipinas. Oo, tapos meron din pong common na katulad yung isa, hindi ko nabanggitin yung pangalan, meron mga breeder diyan sa may bandang Mikawayan, Bulacan na sarili na nila yon. Pero hindi nila tinawag sa kanila, pero ang sinasabi lang nila, Japanese Quail lang. Okay. Pero actually, pinag-breed-breed nila kung ano-ano na yon. Mm-mm. So, ano man po yung inyong alagaan dito sa Pilipinas, maaaring marami sa kanila ay Japanese Quail po. Ayun. So, yun po ang napunta sa ating bansa. And according to some expert, yan na po yung binabanggit namin sa inyo, may Japanese Shetland, tsaka may Japanese Taiwan. So, commonly raised Japanese Taiwan, pero nire-recommenda nila is Japanese Shetland. Kasi in Japanese Taiwan, mababa ang egg production. At tsaka iba, tingnan nyo po yung itsura nung Japanese Taiwan. Iba yung meron siyang gray sa bandang dibdib. Mm-hmm. Medyo malaki yung body. Mataba. Malit yung ulo. Ito, very, yung Japanese naman is uniform. Yan yung alaga natin ngayon dito sa ating maliit na farm. Kumusta na ba yung maliit na farm natin dito? Mini, micro farm natin. Yes. Okay naman. Okay naman sila. Nakakumot. Nakakumot. Ano naman sila? Tuloy-tuloy lang yung egg production. 100% ba? Sabihin na natin 80%. Ay, okay na. Okay na. Wala pa namang isang taon niya tayo. Wala pa. Months pa lang. So, kung ano man yung nais ninyong alagaan pugo, ay maaaring dapat tukuyin nyo anong breed yan. Mm-hmm. Kasi hindi pwede tayo nag-alaga na hindi nyo alam kung anong klaseng pugo yan. Yes. Parang sa mangga din, minsan, ano yung tanim mo, mangga, anong breed yan o variety, ay hindi ko alam eh. Mas maganda po kung alam ninyo. So, kailangan ho nating alamin kung anong breed, paano alagaan, at ano ang mga dapat na uri ng pag-aalaga yung ibibigay natin. Eh, yan po yung sa mga susunod nating pagtalakay. Ayun, ayun. Abangan. Itin ng kote. Pinili muna namin kayo. So, napakaganda ho palang alagaan ng Quail dahil sa nutritional value nito. Meron nakapagpaimpis ng, ano yan, yung mga pamamaga. Ano ba yung mga pamamaga? Gout. Yes. Manas. Mm-hmm. Ano pa, yung mga may sakit kaminsan, namamaga ka. Mamaga. Oh, yung maraming dulot ng pamamaga ng sakit. So, yung sa baga, Japanese emperor. Minsan, inaano natin, kinatatakutan natin kumain ng quail meat tsaka quail egg. Hindi naman pala dapat. Dahil napakasustansya pala. Tsaka ganun nila, parang ganun yung taas ng pagtingin nila. Kasi sineserve pa mismo sa mga anuhan. Yun yung parang pang ano sa mga bisita. Mm-hmm. Kaya pala sa panupunta ka ng Chinese restaurant, yung kanilang... Anong ulam yan? Yung gulay? Chapsuy. Oh. At saka iba pang vegetable. Mga mixed veggies. Oo. Merong mga... Kasi iniisip daw ng mga Chinese dahil mahilig sila sa mga health and wellness issue. Ay yung pong masustansya ang mga kain ng pamilya. Yes. Tsaka yung ano mismo, yung for example is hindi na nagli-lay, meron na medyo mababa na ang ginagawa din nila, di ba? Actually, bumibili ako sa SM eh. Masarap. Sinitrito. Ay, yung day old, parang gano'n. Ah, oo. Day old. So, pwedeng pakinabangan mula sa itlog, karne, lahat yan pwede. Walang tapon. Pero lahat po nang yan... Ay, lahat pwede siguro. Pwede naman yun. Barbecue. Ay, yung bituka niya. Hindi naman, no? Kaya ka pala jojo ka. So, pati ho yung mga paano tayo kikita mula sa yung itlog nito,
iba't ibang paraan ng pagkita, pati sa karne nito, iba't ibang paraan ng pagkita. Tatalakayin po yan dito sa Farmer's Store. Yes. Serye po ito, yeah. Kaya huwag kayong bibitaw. Abangan nyo po yan. Abangan nyo next week. So, medyo palalim ng palalim yung ating kailangan makompleto nyo yung serye. Oh, ayo. Hanggang oh, end. No. Ano premium nung makakompleto ng serye? Adi, palakpakan. Hindi, ang magiging premium sa kanila, may guide na sila from start. Hindi, saka more on info kasi hindi naman niya nabibili kasi mas knowledgeable tayo. At saka kung yung mga bagong magbabalak na magpugo, mas maraming idea. Ah, ganyan pala. Mm-hmm. Matututunan niyo po yan dito sa aming Farmer's Store. Yes. Sa ngayon, ang may pinaka, sabihin yung known na nag-aalaga ng pugo ay Batangas. Yes. La Union. La Union. Bulacan. Bulacan. O sa parting Quezon, meron din. Pampanga, meron na din. May Samahan. Tarlac. Oo, Tarlac. So, ibig lang sabihin, talagang kalat na po ang pag-aalaga niyan at maaari po kayo ay sumunod naman sa kanilang yapak dahil kumikita po yan. Yes. Sabihin na nating merong mga karanasan minsan ng iba, may mortality. Yung iba naman may karanasan na seasonal daw. Nako, may nakikita tayong ganyang mga reaksyon sa Facebook. Nako, huwag kang mag-alaga niyan, hindi ka kikita diyan. Ganoon. Karanasan ko 'yan. Siguro po dapat yung nagkaroon ng karanasan na hindi maganda eh balikan niya. Ano kaya yung naging pagkakamali? Yes. Hindi basta ay, di ako kumita, tumigil ka na. Tuklasin po natin, huwag tayong titigil. Tuklasin natin paano mas ma-improve ang ating pag-alaga, paano mas gumanda ang kita o tumaas ang kita. Kasi hindi nakatwiran ngayon mga partners yung ay walang pasok eh. Kaya mahina. Mm-hmm. So maraming pamamaraan. Kaya ang tabayanan niya. Yeah. Yeah. So ngayon na ba? I-discuss natin? Ay, hindi. Hindi pa. Sasari natin yan. Okay po. So sana po nakapagbigay ang Team Atovi sa pamagitan ng Farmer's Talk ng mga dagdag na kaalaman. Na, so bye-bye po ninyo mga susunod na mga episodes ng Quail Racing by Team Atovi. Yes. Okay po. So, ngayon naman, ay pupunta po tayo sa another segment. Ayan. So, oh, ano ba ang ating ba do it ngayon? Oo. Yan yung, yan. Siyempre, bagong segment po namin. Do it. So, iniisip lang natin question yung mga netizen natin. Dahil lang daw yung gagawin natin na halimbawa wala syringe. Syringe. Oh, yung hiringhilya. Ipakita muna natin na ba yung tsura. Yung syringe. Ayan. Ayan. Siguro i-focus natin dito sa ano. Ayan. Ang hiringhilya. Oo. So, syringe. Oo. Kailan ba ginagamit yan? Bakit natin ituturo yung kawalan yan? Yes. Usually kasi, sa pagtatay, lalo na yung abiek. Kasi syempre, hindi natin mapapakain ng ayos siya kasi stress sila, so malikot. Ang lagi nating sinasabi na subuan nyo ng Atovi. Eh kaso, hindi nila alam kung paano nila isusubo at lagi ay na-advise natin na lagyan natin ng tubig. So, ang isang pamamaraan na madaling pamamaraan, bili lang kayo ng syringe. Eh kaso, wala. Minsan, accident. Medyo kinabukasan, meron ko agad. Ang gagawin po natin, soft drinks. No? Maliit. Oo, oh, yan. Yung mga ganun. Ano ba tawag dito? Miss na ba to? Or ano? Para ano sa yan eh. Alam nyo na kung anong brand po yan. Yan naman po yan. Basta maliit. Ibang, maliit. Marami na ngayong maliliit na bote. So, plastic. Tapos, yung pinaka-takip natin, bubutasan po natin mga dalawang, ang tawag doon? Didos na pako. Ayan. So, nakita natin bukas, yung butas. Isa lang. Isa lang. Oo. Ito yon ginagamit natin to sa mga biik lang. Mga biik. So, kung pag-emergency case, yes. Walang hiringgilya. Ayun. Ito na. So, napakadali. So, kuha lang tayo na, hindi naman siguro tayo nawawala nito sa aming bahay. Meron tayo mga higilan tayo. Tapos, meron po tayong cup. Ito yung lagi namin sinasabi, yung cup ng rice cooker. So, may iba-iba po yan. May mga calibration. Usually, kasi nilalagyan muna natin yung tubig. Pero ina-advise po natin, ilagay nyo muna yung isang kutsarang Atovi sa kalagyan nyo ng tubig. Mm-hmm. So, haluin nyo po yan. Tapos, ilalagay natin dito sa may bottle. Kasi, ito na yung bottle na may tubig na may Atovi. So, ayan po. Tapos,
focus na natin. Ayan. So, yan po, assuming, yan po yung bote. Nilagyan nyo ng tubig na may atobi na. Atobi, opo. Opo. So, ayan na po. Every time na ipapasubo natin yung sa mga biek, aalugin po natin yan. Kasi yung nasisettle po dito sa ilalim yung ating atobi. And then, ibuka po yung bibig nung biek. Tapos, sa gilid po nyo ilalagay o isusubo itong pinaka may butas. Kasi pag sa gitna, mahirinan eh. Pag sa tabi lang, tapos medyo ipanan nyo ng konti yung ilong para malipat. Ah, parang baby din. Yes. Tapos, yung mga silver cases, katulad ng pagtatahe, nilalagay. Every 4 hours po natin nilalagay yan. Sinusubo sa ating mga biit. Pero kung normally na ito yung ating gagamitin yung syringe, pupunailan po natin to ng Atovi with water with Atovi 4 hours po. Hanggang 10 ml pwede po natin ibigay sa every 4 hours. Yan ay kung emergency case at saka may sakit. So, normally binibigyan natin talaga kasi ayaw na nila kumain. So, isinusumpak sa bibig. Kasi yung una kasi, ang ina-advise natin, pure form. Kaso nahihirinan. So, napag-isipan natin na lagyan natin ang tubig. Mas madali at mas maganda, mas mabilis yung effect nung atubi sa... Gano'ng kadalas yung pagbibigay natin ng ganyan for emergency case? Every 4 hours, depende po sa case. Minsan 2 days, okay na. Minsan 1 day pa lang eh. The whole day mo binibigyan. Na nasusuppress na agad yung laknat, lalo na yung mga diarrhea. So, i-observe na lang. Yes, observe natin. So, yan ang DIY natin. Yes. May dagdag entry. Yung yes. Hindi lang ganito, dapat bumabalik. Kasi meron na matigas eh. Oo, pag tinindot mo, ayaw nang bumalik. Oo, yes. Yun dapat yung gagawin. Yan ang DIY po natin ngayon, another segment ng Farmer's Talk. Okay. Atin po namang puntahan yung isa pang segment natin. Question for the day. Mawawala po ba ang bisa ng pesticide kung paghaluin ko ito at ang atobi sa sprayer? Salamat po, from netizen. Mm-hmm. Yan po ay tanong. Actually, marami pong nagtanong yan eh. Kasi normally, nagagamit din po ang technology sa mga tanim. Ngayon, nagtanong po sila kasi alam mo naman, lahat naman siguro ng mga farmers, lalo na yung mga katuwang natin sa bukid, ang gusto yung pinakamadali na magagawa. Yung pinakamaikli na hindi ka nauulit. Shortcut. Oo, shortcut. So, ang gusto nila kapag nag-spray sila ng pesticide, i-apply ko na nga rin yung Atovi. Kasi ang sinasabi ng ating office ay apply nyo muna ang Atovi, tsaka kayo mag-apply nung kung ano man yung i-apply nyo. Or, nag-apply na kayo, tapos saka, kumbaga, hiwalay. Pero ang sabi ng ibang mga katuwang natin, ay sa bukid, ba't kasi masyadong matrabaho yun eh. Babalik na naman ako sa bukid, mag-i-spray na naman. Diba? Ano kaya kung pagsamahin na natin? So, may gamot, tapos ano, pero hindi po. Ang sagot po ng Team Atovi dyan ay hindi po ninyo dapat paghaluin o pagsamahin na pagsabaying spray. Kung talagang hindi nyo maiwasang gumamit ng pesticide, kasi hanggat mari sana, nangyosa tayo, di po ba? So hanggat mari, kung hindi nyo maiiwasan po yon, kailangan lang hiwalay ang pag-a-apply. Talaga pong kailangan nyong gawin yun eh, kasi mawawala ng silbi yung inyong ini-spray. Yes. Kasi ho, ang technology yung nagtatanggal ng mga residues ng chemical, toxins, heavy metals, at iba pang mga harmful compounds, pati na sa mga tanim natin. Kumbaga, pag in-spray mo ng pesticide yan, so para kumain ka pa rin at ang pamilya mo nang malinis sa pagkain, kailan na-maintain mo ang technology dyan para pina-flush out ng halaman yung mga chemical mula sa mga cells sa tulong ng technology. So, may lakas yung halaman para ilabas yun. So, ang sa atin lang po, maaaring ang ipinapayo ng ating innovator nito is paghiwalayin ang application. So, mag-isip na lang tayo, ano kaya mas maganda kung paghiwalayin? Mauna ba ang technology bago ang pesticide o ang pesticide bago ang technology? Sa akin pong opinion, personal, dahil kami po ay may mga pananim, ang ginagawa ho namin talaga, maintain muna ang Atovi.
Kasi kapag na may maintain mo ang Atovi, anytime na mag-spray ka na kung ano, ipa-flash out siya. So, ibig sabihin, dapat nauuna na po na napatikim na sa tanim ang technology para may kakayahan ang tanim na i-flash out lahat ng anumang mga matitira dyan na chemical, lason o anumang bagay na masama para sa kalusugan ng tao. So, yun. Another question. Kasi, syempre, yung iba, bago pa lang. Yan. Tama po yan. Bago pa lang mag-gagamit. Pero, apply na. Yes. So, pwede pa ba siyang gawin? Yan. Ang sagot naman natin sa ganyan namang kalagayan po is pwede pa rin po kayo mag-spray o mag-apply ng Atovi either dileg or spray at may kakayanan pa rin po na ito ay i-flush out. Sumahabol pa nila. O, hindi habol pa rin. No? Okay. Pero hanggat mari po, ang sagot natin sa tanong niya is kung pwedeng pagaluin, hindi po. Pero kung sakali pwede siyang same day ba i-apply? Halimbawa, mauuna yung Atovi pero parang after ilang ano ba yung span ng ano nila? Sa super believe ko kasi sa technology, maaaring sa umaga at hapon ng pagitan baka pwede na, di ba? Kasi saglit lang naman ang epekto ang antalab nito doon. So, agad na nandoon 'yun. Sa akin lamang po 'yun, opinion. Bari nyo po sagunin din ang office, ang Atovi office sa iba pang mga nais ninyong malinawan at magkaroon ng kasagutan sa inyong katanong. Anytime. Pwede silang mag-text or tumawag po sa ating Facebook. Ayan, mag-message lang po kayo. I-follow nyo po ang aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. And pwede rin po ninyo i-search ang aming website for more information po. It's www.atovianimalg2.com. So, ngayon po ay pupunta na tayo sa ating mga kababayan kanina pa. Nag-aantabay at nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At saka habang hinahanda po yan, allow us to mention some things lang po. Mm-hmm. Na yung ating pag-aalaga ng baboy, sa ngayon po, sana po ay maunawaan ninyo na dapat lalo tayong magpunyagi, lalo tayong magsikap. Ika nga, huwag kayong bibitaw. Kasi hindi ho habang panahon, bagsak ang presyo ng live weight. Meron din lugar na angat na ngayon eh, no? So, yung pagkain ng pamilya na safe and clean and healthy food, yan hindi mawawala sa inyo kung kayo mismo nag-aalaga. So, kailan po eh, hawak lang. Anong tag doon? Kapit lang. Yeah. Kapit lang. At ituloy lang natin ang ating mga pagpa-farming, hog farming. Okay, Miss Cheryl? Yes, pati na tayo. Good morning kay Catherine Loteño, Matit Lumaban, Aria Cyrene Alvarez, and Habog Gubak, Ofenia. Good morning. Good morning po. Yan, si Sir Eduardo Manugid. Morning po sa staff ng Atovi, especially to Engineer Walter Alvarez. Ed Manugod po. Ayan, good morning. Good morning, oh. Andyan din si Ison Ramos Salonga. Good morning po sa inyo. At si Billy, Pareha? Pareha. Yes, good morning. Ah, sabi niya malakas po background music. Okay, sige po. Si Sir Joshua. Sir Joshua Tianchon. Good morning. Salamat po. Si Eson Ramos Salonga, if 2 heads po ng quail, gaano kalaki need na kulungan? 2 heads? Yes. 2 heads. Uh-huh. 2 heads ang sabi niya. For business purposes po sana. Bakit 2 heads lang? Or baka nagka-typo error lang. Pakiulit niyo po ang text niyo po. 29 years old from Bulacan. Want ko sana mag-start niyan. Planning to resign sa pagtatrabaho. Ayun, napakaganda ho niyan. Ayan din si Wilmer C. Cafe. Good morning po. At saka si Ison ulit. Yes, may mga question siya ulit. Okay. Nandiyan din si Tata Heart Dinosta. Good morning. At saka si Rolly Reyes. May pahabol yata ang message si Sir Eson. Yeah. Sabi, lagi po ako nanonood ng YouTube nyo and interested po ako sa Atovi. At pwede rin po kaya makahingi ng advice para hindi lang po pure chick feeds or quail mash ng ilalagay sa pagkain nila. Dadating po tayo dyan, sir. Kaya nga series po to. Dapat lagi kayo mag-alaga. Malapit-lapit na ho yan. Oo. Ngayon po, doon sa nagbabalak pa lang na mag-alaga, gaya nung ating kaninang naging bahagi po ng ating talakayan, 4x8. Tapos, mga 4, yung taas po ng quail cage ngayon, mababa na lang. Mga 8 inches, baka pwede na. So, ibig sabihin, mababa lang kulungan. Tapos, yung 4x8 feet,
ay pwede na kayong mag-alaga ng 250 hanggang 300 ano. Pero mas maganda kung 250 para nakakalakad pa sila. Yun po, tansyahin nyo na po yun. Isang, sorry po sa medyo malakas daw yung background natin. Medyo na music. Okay po. Pahabol si Jude Ornameta. Good morning. Yes, ayan, good morning. Hi, good morning. Yeah. Happy New Year. Oy. Valentine's na. Ay, ganun ba yun? Oh. Valentine's na. So, dun po sa ating mga kababayan na meron po mga tanungan, marami po tayong pwedeng paraan na magawa. At dun sa mga nais kilalanin palalo ang technology, pwede ko kayo magpunta sa ating website na nabanggit ni Miss Rochelle. Ayan. So, dun sa ano, yung sa topic natin ngayon, yung sa mga bibili pa lang ng hugo, so, yan, may idea na sila kung anong klaseng bread yung pipiliin. Oh, para syempre, bago sila sumabak mismo sa business, alam na nila yung kanilang mga choices. Yes. Po. So, hanggang dyan lang po at kami po yung nagpapasalamat ng marami sa ginawa po ninyong mga pagsubaybay sa susunod pang mga serye ng pagtalakay ng Quail Racing. Sabayanan niya yung mga question ni Sir, Sir Isot. Lagi lang po kayo manood yan. Bago tayo dumako sa February, babatiin ko muna ng happy birthday. Kasi hindi na natin siya. Babatay na kasi Monday yan tayo. Ganun ba yun? So, happy birthday sa aming kasama. Yes, si Miss Annie. Happy birthday. Yes, happy birthday. Kaya kung may panahon po kayo, punta lang kayo dito. Apo, ipadala nyo na lang po kahit sa LBC. Salamat po, mga partner. Yan ba, may humabol pa tayong pagbati? Babati siguro. Ayan, sabi ni Sir Eson, maraming salamat po sa idea about sa cage. Nag-gets ko na po. Ayun! Very good! Salamat. Very good. So, wait ka lang, sir. Actually, marami naghahanap ng itlog ng pugon na may technology. Mm-hmm. Oh. Pero marami tayong user, kaso medyo malalayo sila. Oh. Sige po, maraming salamat sa lahat po ng mga nanood at manonood pa. Thank you so much. Always remember, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko'y sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ng aking pamilya, hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh! Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat, mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology, lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh! Atovi,
Atovi Technology, Atovi. 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 Atovi Technology. Sariling atin at ato, Atovi Technology.